Ngayong 2021, medyo nauubos na yung mga dekarburador natin ng motor. Napapalitan na lahat ng fuel injected kasi mas efficient ang fuel injected at the same time, mas malalakas ang makina na fuel injected. Alright, what's up mga kapwa? So welcome ulit sa panibago natin na video. Kadugsong to nung last video natin tungkol sa break-in. At ayan, maulan pa rin ang panahon. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Kahit umuulan, magbablog at magbablog tayo mga kapwa. Alright, so usapang Raider 150 ulit tayo mga kapwa. Marami pa rin kasi talaga sa panahon ngayon mga kapwa yung mga gustong gusto ang Raider 150. So pag-uusapan natin kung sulit pa ba ngayong 2021 ang Raider 150. So meron tayong pupuntahan dito mga kapwa, Santo Domingo. Ayun, sulit pa ba ang Raider 150 ngayong 2021? Ito mga kapwa, mabilis ang usapan lang. Sa experience ko at sa nakikita ko sa mga Raider 150 ngayon, Raider carb mga kapwa ha. To be specific, Raider 150 carb ang pinag-uusapan natin. Marami pa rin ang nawiwili or nahihiligan pa rin ang Raider 150 ngayong 2021. Pero, sulit pa ba? Para sa akin mga kapwa, ang Raider 150 carb ay sulit pa rin ngayong 2021. Bakit? Kasi maling-mali na sasabihin natin na napakahihina na ng mga Raider ngayon. Mali yung sasabihin natin na lahat ng Raider na lalabas ngayon ay talagang mahihina na. Katulad nga ng sinabi ko dun sa video natin dati, no? Third to the fastest, no? Third to the strongest, o pangalawa sa pinakamalalakas. Hindi naman kasi ano, ang dami pa rin kasi ano, ang dami pa rin nalilito mga kapwa, no? Medyo nakakasawa na rin magpaliwanag, pero sasabihin ko pa rin, hindi tayo galit sa mga naka-reborn. Hindi natin sila dinedegrade, hindi natin sila nilalait na mababagal ang motor nila dahil hindi. Mabibilis pa rin naman yung mga motor na yan. Talagang mas may bilis lang talaga yung mga old model. Yun, end of argument. Hindi na kailangan magpaliwanag ulit. Napakahaba na ng paliwanagan dyan. Mga andami naman mga nagiiyakan. Ito nung yung mga mismong owner na nga ng reborn or mga reloaded. Ayan. Mga bagong model, sinasabi nila na mas malalakas talaga ang old model eh, di ba? Napakaraming argument. Meron pa nagsasabi na hamunin ko daw yung reborn na kargado, tapos itatapat ko sa stock. natatawang na ano na lang ako mga kapwa. Ewan ko na lang. So, hindi talaga pare-pareho ng pag-intindi ang mga riders or ang mga tao mga kapwa. Hindi lahat ng sinasabi mo ay naiintindihan ng iba. Hindi lahat naiintindihan yung pinupunto mo sa lahat ng sinasabi mo. Pero sa akin mga kapwa, no, hindi ko na lang kailangan magpaliwanag at hindi ko na ipapaliwanag yung sarili ko. Hindi na ako mag-aaksaya pa ng panahon para ipaliwanag paulit-ulit yung sarili ko sa taong hindi naman makaintindi. So end of argument, mas malalakas ang old model kaysa sa mga bagong model ng Raider carb. Pero malakas pa rin ang Raider 150 carb, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga FI na katapatan niya ng 150cc or 155cc. Kaya pa rin niyang makipagtapatan kahit na sa panahon ngayon. Ngayong 2021, medyo nauubos na yung mga dekarburador natin ng motor. Napapalitan na lahat ng fuel injected kasi mas efficient ang fuel injected at the same time, mas malalakas ang makina na fuel injected. Pero katulad nga ng sinabi ko mga kapwa, para sa akin ay sulit pa rin ang Raider 150 carb ngayong 2021. So sa mga nagpaplano na bumili ng Raider 150 carb, gusto nila yung Raider 150 carb kasi pangarap na nila dati pa. Sulit pa rin mga kapwa. Para sa akin napakaganda pa rin ang Raider 150 carb, masarap pa rin gamitin at kaya pa rin makipagsabayan sa pabilisan kung pabilisan ang gusto nyo. Kasi hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon ay pabilisan ang laban, di ba? Para sa akin. Sulit pa rin talaga ang Raider 150 carb, lalong-lalo na sa mga mahihilig mag-modify dahil napakarami, talamak na talamak ang piyesa ng Raider 150 carb sa panahon ngayon, mga kapwa. Halos lahat ng shop merong piyesa ng Raider 150 carb.
Nagkalat ang mga CDI, nagkalat ang mga karburador, nagkalat ang mga block. Kahit mumurahin, meron kang mabibili. Nagkalat ang mga sprocket at iba't ibang accessories ng Raider 150 carb. So hindi ka mauubusan ng pyesa na pwede mong i-modify sa Raider 150 carb. Another thing pa mga kapwa is hindi maseselan ang Raider 150 carb. Hindi maselan ang makina niyan, hindi katulad ng fuel injected na obligado ka na magpalinis ng throttle body, obligado ka magpalinis ng fuel pump, fuel filter, obligado ka magpalit. Hindi katulad ng mga Raider carb na as long as tumatakbo eh, wala kang po problemahin. So yun, another advantage pa ni Raider 150 carb yan. So sa mga tamad mag-maintenance, pero mahilig mag-modify, ayan, the best pa rin para sa inyo ang Raider 150 carb. So yun lang. Sana natuwa kayo dun sa video mga kapwa. At pipilit ko mag-upload ng vlog natin araw-araw hanggat kaya natin. Gagawa natin ang video yan. So yun lang mga kapwa. Maraming salamat sa solid support. Feel free to leave a comment mga kapwa kung gusto niyo pa ng mga videos katulad nito. Maraming salamat sa solid support mga kapwa. Ride safe and keep safe everyone. Bye-bye.